7 a.m. the morning, tapos na po ako mag-breakfast and panghimagas ko, papaya. Dito sa probinsya, libre yung prutas, halos libre na rin yung pagkain. Dahil ikaw mismo yung mag-harvest ng mga tinatanim mo. Simpleng buhay, healthy lifestyle, tatagal talaga yung buhay mo dito. At higit sa lahat, mas makakatipid ka. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo na hindi mo na kailangan mag-abroad para lang kumita. Isa din po kasi ako ang OFW dati. Mas pinili ko mag-alaga ng manok kumpara sa maghanap ng pera sa ibang bansa. Isang dahilan doon dahil passion ko po talaga ang pag-aalaga ng hayop. Hindi naman talaga manok ang gusto kong alagaan nung una. Yung gusto ko po kasi ay mga exotic pets. Kaso kapag ganon, maganda na mga alagaan, mawawala yung stress ko, kaso hindi ko sila makakain. Kaya naisipan ko, yung gusto kong alaga ay mura at makakain ko kung gugustuhin ko. Ilang buwan ako nag-aral or nag-research bago ako nag-alaga ng manok. Doon ko lang nalaman na talagang madali lang pala mag-alaga nito. Every 3 square meters po kasi, pwede ka mag-alaga ng 2 manok. Unlike sa ibang livestock, kailangan mo ng malaking mga lupa, hektarya, or ilang square meters, hundreds of square meters. Sa ibang livestock, kailangan mo talaga ng konkretong pabahay. Sa kadalhilanang, mabibigat sila. Ang mga manok naman kasi, sa standard size, tumitimbang ng 3 kilos, 2 kilos, minsan umaabot ng 5 to 6 kilos, depende sa breeds. May mga livestock din naman na libre yung pagkain, yung kumakain ng damo. Pero kapag tag-init, yung problema doon mauubusan ng damo at yung ibibigay mo sa mga malalaki mong livestock ay feeds. Sa manok naman kasi, konti lang po yung pinapakain dito at pwede mo rin siyang pakainin ng damo. Isang rason din kung bakit manok ang pinili ko dahil napakabilis itong paramihin. Dahil sa tulong ng incubators. Kapag ikinumpara ang rabbit sa manok with incubators, mas pipiliin ko ang manok with incubators. Kapag everyday ka kasi nag-harvest ng mga itlog ng mga manok natin, tapos everyday ka rin maglo-load sa incubator mo, everyday merong mapipisang sisiw. Paano? Ang itlog ay maha-hatch sa 21 days to 23 days. Pero kapag everyday ka naglo-load, ibig sabihin yan, everyday merong bagong batch. Kaya everyday, meron kang sisiw na bagong hatch. At lagi mo tandaan, isa sa pinakamabentang produksyon ng manok ay ang mga sisiw. Halimbawa, meron kang mapipisang sisiw 100 chicks. Yung presyuan ngayon ng sisiw is 60 pesos hanggang 100 pesos, depende sa breeders. Sa itlog naman ito, meron 2 klase, ang table eggs at fertile eggs. Iba-iba naman yung presyo. Table eggs, 300 pesos. Sa fertile eggs naman, 500 hanggang 800 pesos, nakadepende sa farmers. May pera naman talaga dito sa Pilipinas. Kaya ang mga dayuhan, pumupunta talaga dito para magnegosyo. Take note, hindi lahat na nag-a-abroad siniswerte. Sinerte ako abroad dahil meron akong 10 years na kontrata. Sabi nga daw ng iba, ang swerte ko na dahil meron akong ganung kontrata. Estudyante pa lang ako, sinasahura na po ako ng kumpanya dahil scholar nila ako. Hindi po yun study now pay later. Kundi tulong nila yon para sa kanilang mga scholars. At isa ko sa mga swerte na napili nila dahil nag-extend din po ako. Sa 1 year ko as OFW, na-realize ko na tatanda ako na hindi ko kasama yung pamilya ko. Hindi mababayaran ng pera ang oras. Hindi ko kasi gusto na tatanda yung anak ko na hindi kami masyadong magkakilala. Isipin nyo, sa 10 years kong kontrata, 2 buwan lang yung bakasyon ko. It means, out of 120 months, 20 months lang po yung bakasyon ko. At 20 months ko lang makakasama yung pamilya ko. Isipin mo, 10 taon na yung anak mo, pero almost 2 years lang kayong magkakasama. Yung isa pa problema, hindi mo na alam kung may mauuwian ka pa. Paano ka naman makakatipid dito sa Pilipinas? Dito sa Pinas, kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo kasi magkapuhunan agad para sa gagawin mong negosyo. Wala kasing umaasenso na empleyado. Pwede din naman mag-abroad like 2 to 3 years lang. Pangpuhunan. Maraming magtatanong sa akin, hindi enough yung sahod or yung 2 to 3 years abroad. Yung sagot ko, set aside mo muna yung mga luho. Yung mga gusto mo kasing bilhin na hindi naman kailangan, ang hihila pababa sa'yo. Hindi mo rin kailangan mag-invest sa ibang bagay. Mas magandang i-invest yung lupa. Pero yung lupang tama lang yung pasok sa budget. Mabilis kasing tumaas yung presyo ng lupa, kahit maliit lang yan. Wala naman kasing lupa na bumababa yung presyo. Depende na lang kapag rush or kailangan mo talaga ng perang pangmadalian. Napaka-importante din ng lupa dahil marami kang pwedeng paglagyan dito, lalong-lalo na ang mga livestock. Huwag mo rin i-cash yung pagbayad sa lupa. I-installment mo lang. Dahil yung magbabayad dito,
ay yung gumagamit sa lupa. Katulad dito sa akin, manok yung bumabayad. Lagi nyo rin tandaan, mas maganda mag-aalaga ng hayop kumpara sa magbisyo. Sa susunod ka na, mag-invest sa ibang bagay. Yung kailangan mo kasing gawin muna ay palaguin yung inyong business. Tutukan at mahalin ang business. Dapat meron kang magandang marketing. Kung hindi ka marunong mag-market, magpapromote ka. Dapat kasi makilala ang iyong manukan para yung mga buyers pupunta na sa inyong lugar. Alam nyo naman ang power ng social media. Dahil pag hindi ka susunod sa uso, maiiwan ka talaga. Kapag alam mo na gumaganda ang negosyo mo, pwede ka na mag-invest. Mag-invest ka ng mga kondo or kung ano may yung maisipan mo. Pwede ka din magdagdag ng malaki pang lupa. Or pwede ka magdagdag ng another business pa. Para sa akin kasi, yung business ay yung makakapera ka ng mabilisan. Ang investment naman ay pagkuha ng properties na tumataas lang yung presyo at hindi bumababa. Dapat kasi dun ka sa malaking business mauna bago sa malaking investment. Pag yung malaking investment kasi yung inuna mo, magugutuman ka. Meron akong ini-introduce na game up sa inyo. Ito yung palaging nilalaro ko. Kapag hindi mo gusto yung game up na to, pwede mo nang skip yung video. Ito ang game 8. Sobrang solid na itong game 8. Lalo na yung party night na slot machine. Ilang beses ako nag-big win. Kasi ang ganda ng kanilang multiplier. Kasi ko yung pipili kung ilang spins. Mabilis din yung cash out. Nasa comment section ng link. Just gamble responsibly. Pakisuot lang kung anong mga kangailangan. Okay. Antusin na lang. Ha? Pero ako na. Pero ko. Pero kung may tao nandito, pero hindi ko sabi dagdag, ha? Gawa nagmanak eh. Ito. Ito na ako. Ito na ako.